Nakilala ng buong mundo si Whitney Houston dahil sa kanyang natatanging galing sa pag-awit. Siya ay pinarangalan noong 2006 ng Guinness World Records bilang most awarded female artist of all time. At siya ay nananatili bilang isa sa mga best-selling music artist of all time. Si Whitney ay nasa kasikatan ng kanyang karir, kaya naman noong February 11, 2012 ay nagulat ang mundo sa kanyang biglang pagpanaw. Nang araw na iyon ay nag-check-in si Whitney Houston sa Beverly Hilton Hotel, Los Angeles, California, habang inaantay ang pagsisimula ng Grammy Party na inorganisa ni Clive Davis. Bilang preparasyon ay inihanda ng kanyang assistant na si Mary Jones ang isusuot na gown ni Whitney at inilagay ito sa kanyang kama bago ito umalis upang kunin ang isa pang damit na isusuot rin ni Whitney sa Grammy Party. Bandang 3:35 ng hapon nang makabalik si Mary Jones sa hotel at dito ay natagpuan niya si Whitney. Nakalublob sa bathtub at wala ng buhay. Ayon sa report na inilabas ng Los Angeles County Coroner's Office, noong March 22, 2012, ang ikinamatay ni Whitney ay aksidenteng pagkalunod. Lumabas rin sa report na mayroon siyang sakit sa puso at may cocaine, marijuana at iba pang gamot na natagpuan sa kanyang sistema. 48 years old lamang siya nang binawian ng buhay. Marami ang nalungkot at nagulat sa pangyayaring ito, at ang pagtatago ng libing ni Whitney sa publiko ay umani ng iba't ibang espekulasyon. Bakit nga ba itinago ang libing ni Whitney Houston sa publiko? Si Whitney Elizabeth Houston ay ipinanganak noong August 9, 1963 sa Newark, New Jersey. Nadiskubre siya ng isang photographer noong siya ay 15 years old at siya ay ang isa sa kauna-unang African-American na nailagay sa cover ng 17 magazine. Ngunit nananatili pa rin ang kanyang pagmamahal sa musika at napagdesisyunan niyang mas pagtuunan ito ng oras at atensyon. Napanalunan Whitney ang kanyang unang Grammy Award noong 1986, matapos na sunod-sunod na mag-number one ang kanyang mga kanta at albums. Ikinasal siya sa R&B singer na si Bobby Brown noong 1992. Ngunit si Whitney at ang kanyang asawa ay unti-unting nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Sa kabila ng problemang ito ay patuloy na nagningning ang karir ni Whitney, at nang taong iyon ay bumida siya sa isang pelikula na pinamagatang The Bodyguard, kung saan nakasama niya si Kevin Costner. Sa pagsisimula ng taong 2000 ay lumabas sa mga balita na siya ay biktima ng domestic violence. Naging laman rin ng mga balita na tumitindi ang pagkalulong ni Whitney sa ipinagbabawal na gamot. At ito ang naging simula ng unti-unting pagbagsak ng kanyang karir. Sunod-sunod ang pagkansela ni Whitney sa kanyang mga concerts. At sa isang interview noong 2002 kasama si Diane Sawyer, ay napansin ng publiko na pumayat si Whitney at hindi maganda ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Noong 2007, ay napagdesisyunan ni Whitney na hiwalayan ang kanyang asawang si Bobby Brown at nanalo siya ng sole custody sa kanyang anak na si Bobby Christina. Sa pagsisimula ng taong 2012 ay nagkaroon ng mga balibalita na nakararanas ng problemang pinansyal si Whitney. Ngunit itinanggi niya ito. Nang taong iyon ay mayroon siyang tinatrabahong isang musical film na pinamagatang Sparkle at kasama niya rito si Jordan Sparks. Inalok rin siya upang maging isa sa mga hurado sa The X Factor, ngunit hindi na niya inabutan pa ang pagsisimula nito dahil siya ay pumano na noong February 11, 2012. Kasunod ng pagkamatay ni Whitney Houston ay napagdesisyonan ng kanyang pamilya na huwag nang isa publiko ang kanyang libing.
Si Whitney ay inilibing na suot ang kanyang paboritong purple dress, suot ang kanyang tsinelas na gawa sa ginto, at ang kanyang mga alas na nagkakahalagang $500,000 na humigit kumulang, 25 million pesos. Ayon sa ina ni Whitney, ibinahagi nila sa buong mundo ang kanyang anak sa loob ng 30 taon, kung kaya't napagdesisyonan ng kanilang pamilya na gawing pribado ang libing ni Whitney. Dahil ito na ang mga huling sandali na makakasama nila ito. Hanggang ngayon ay wala nang naging kumpirmado mga balita kung bakit hindi isinapubliko ang libing ni Whitney Houston. Dahil lang kaya gusto na lamang ng kanyang pamilya na maging pribado at sagrado ang mga huling sandali na nakasama nila si Whitney? O may mas malalim pa ba itong dahilan?